Ating pag-usapan ngayon itong pagbabantang binitawan ng Hapon na si Naoya Inoue, na kung saan ay ayon pa sa nasabing Hapon na kung ito nga daw ay pala rin ngayong Mayo kontra Luis Neri, ay posible na nitong bitawan agad-agad ang mga titulong hawak-hawak nito sa 122 Division. Ang ganitong pagbabanta ng Hapon na si Naoya Inoue ay may basihan. Ito ay kaugnay pa rin sa tumitinding girian sa pagitan ng Hapon at ang mga sanctioning bodies sa Amerika. Kung maalala ay nagbanta nga po no, itong mga sanctioning bodies na mapipilitan si Inoue na dumepensa ng kanyang mga titulo sa 122, at mula dito ay magkakaroon po ng kaliwat kanang mandatory defense itong si Inoue sa mga top contenders sa mga nasabing titulo. Sa madaling salita, kung ito man ay manalo no kay Luis Neri, ay agaran po itong dedepensa ng kanyang WBO belt kasunod ng WBA at ng IBF. At mula dito po ay mape-pressure ang nasabing Hapon sa madaling salita upang maiwasan nga naman no nitong si Inoue na magdepensa ng kaliwat kanan no sa kanyang mga titulo. Ito ay kanya nang bibitawan. Ngayon, ito ay pwedeng maging kumbaga blessing in disguise no para sa ating pambatong si Cuadro Alas. Dahil sa oras nga naman no nabitawan nitong si Inoue ang kanyang apat na titulo, ay madali na itong makukuha ng ating pambato, okay? Dahil magkakaroon po ng tinatawag na elimination para sa mga nasabing titulong ibabakante or bibitawan nitong si Inoue. Ganun pa man, ang lahat ng ito ay nag-ugat pa rin no, dito sa tila pagmamalaki na ng kampo ni Naoya Inoue, na kung saan ay ayon mismo sa kanyang manager ay kaya na nilang mag-promote ng sariling laban nang hindi na umaalis ng kanilang bansa sa Japan. Sa madaling salita ay asahan na natin no, anumang oras ay maaari na pong tuluyan ng magbitiw itong si Inoue, i-terminate no ang kontrata nito kay Bob Arum. Ay malamang sa malamang ay mananatili na lamang sa bansa nito sa Japan hanggang ito ay tuluyan ng magretiro.